Viral ngayon ang pagsara ng ABS-CBN. Ayon sa isang source ay naglabas ang NTC o National Telecommunications Commission laban sa ABS-CBN. Biglang pumutok ang balitang ito kahapon, araw ng Martes, 5 Mayo, taong 2020. Inilabas ng NTC ang cease and desist order laban sa ABS-CBN. Agad-agad nitong ipinapatikil ang lahat ng operasyon na meron ng ABS-CBN TV, radio station at lahat ng istasyon na meron ito sa buong mundo. Sa isang panayam ni Ms. Jessica Soho kay Neng Juliano Tamano, presidente ng FICTA o Federation of International Cable TV and Telecommunication of the Philippines. Sinabi nito na mula pa noong April 2014 ay ino-oppose na daw di umano ang renewal ng franchise ng ABS-CBN sa kadahilanang malayo daw sa original nilang franchise noong 1995 ang isinumiti nilang for renewal. Dagdag pa nito na may dinagdag ang mga ito. One franchise, one channel. Yun ang dapat daw na channel ng ABS-CBN. Ngunit ang nangyari ay dinagdagan daw umano ito ng S ang channel na naging channels. Na ang ibig sabihin ay maraming channels. Lumipas ang ilang mga taon ay hindi man lang daw nito inayos o binago ang kanilang isinumite sa Kongreso. Ayon kay Neng Juliano Tamano ay inilahad niya ang mga dahilan kung bakit ipinasara ng NTC ang ABS-CBN. Una, gumawa sila ng 6 na channels for justification ng kanilang black box o ang ibinenta nila sa taong bayan na TV Plus Digital Box. Ito ay walang franchise at hindi rehistrado sa NTC. Ikalawang dahilan ay naningil sila sa taong bayan. Pay-per-view, lalo na sa KBO movies, were in fact under their signed contract sila sa free TV, meaning free to air, free to watch. Ngunit nilabag nila ito. Ang sabi naman ni Neng Juliano Tamano ay kung kailan naman wala ng panahon, saka sila ngayon humihingi ng renewal. Dagdag pa nito, ang paniwala daw nila na kapag walang franchise ay kailangang huminto na sila. Aniya, hindi kami mag-o-oppose kung original na prangkisa ng ABS-CBN ang ina-apply nila. Ang ginagawa nila ngayon ang pumapatay sa cable TV industry. Gaya ng sinabi ng presidente ng FICTA, ay maraming empleyado ang mawawalan ng trabaho.